Epektibo simula Martes, ika-5 ng Setyembre, ang price ceiling na 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well-milled na bigas. Ito ang inanunsyo ng Office of the Executive Secretary alinsunod sa Executive Order No. 39 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin din ni OES Undersecretary Leonardo Roy Cervantes na hakbang ito upang alalayan ang mga mamimili sa pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Binanggit pa ni Cervantes na ang anumang tanong o reklamo tungkol sa executive order ay maaring idulog sa pamamagitan ng 8888 Citizens Complaint Center ng gobyerno. Noong Agosto 31, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na magpataw ng mandated price ceiling sa bigas. Binigyan ng direktiba ni Pangulo Marcos ang DA at ang DTI na magatuwang na i-monitor ang mga presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagbisita sa mga wet market, supermarket, bodega at storage area. Ito'y upang epektibong ipatupad ang EO 39 at maiwasan ang hoarding, profiteering at iba pang illegal na aktibidad. Kaugnay dito, inilatag naman ng Presidential Communications Office ang kaukulang parusa na nakasaad sa Sections 15 at 16 ng Republic Act No. 7581 o Price Act para sa mapatutunayang lalabag sa EO 39. Sino bang lalabag sa mga probisyon ng Price Act para sa mandated price ceiling ay maaring makulong sa loob ng hindi bababa sa isang taon, hindi rin hihigit sa 10 taon, at magbayad ng multang hindi bababa sa 5,000 pesos o hindi hihigit sa 1 million pesos batay sa pasya ng korte. Samantalang sino mang sangkot sa illegal na pagmamanipula ng presyo ng anumang basic o prime commodity tulad ng bigas ay maaring makulong sa loob ng hindi bababa sa 5 taon, hindi rin hihigit sa 15 taon, at magbayad ng multang hindi bababa sa 5,000 pesos o hindi lalagpas sa 2 billion pesos. Sa kabilang banda, inihahanda na ng gobyerno ang tulong sa mga maliliit na retailer ng bigas na maaring maapektuhan ng EO 39. Sinabi ni Trade Assistant Secretary Agaton Uvero na kinikilala ng pamahalaan ang suliranin ng mga maliliit na retailer ng bigas na maaring maapektuhan ng EO. Kasalukuyan na anyang tinitignan at tinatrabaho ang posibleng suporta na maaring ibigay sa mga ito upang maiwasan ang pagkabangkarote. Sa pagtulong sa maliliit na negosyante, magkakatuwang dito ang DILG o Local Government Units, gayon din ang DA at DTI, kung saan pinag-uusapan na nila ang ipagkakaloob na subsidies para sa mga maapektuhang retailers. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News.